Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po yung ating money reading para sa mga Cancer. This is for January to February 2021. Okay? So let's start the reading. By the way, guys, we do have two more channel, which is the Virgo Philippines if you're dealing with the Virgo, and our newly created channel, Madam PTV, for comedy style kind of reading. Feel free to check it out and ma-appreciate ko kung magsusubscribe na rin po kayo doon. So we have here The Tower, Ace of Pentacles, and Mature Woman. So for what I can see here, maaring there's a person involved in your situation ngayon na maaring, I don't know, I feel like medyo na nandyan and guiding you, okay? Maaring someone who is already mature. Okay, this is a female that is already mature. Possible that this is your mother, tiyahin, ganyan. Okay, so mga 40 to 50, mga ganyan yung age niya. Or even more. Okay. Huwag mong pagbasihan yung age. And maaaring meron ditong currently na sinisimulan pa lang. Okay. And possible na kahit kasi simula pa lang nito, eh mag-end agad. So, maaaring partnership between the two of you, or kung ano man itong pinag-uusapan nyo, na kasi simula pa lang, eh possible na mag-end. Yan. Okay? And we have here Mature Man, King of Cups. So, ito naman ay, there's this mature woman and mature man dito, ha? So, I feel like, you know, there's this energy dito na mamaya ko nasabihin, because it has nothing to do with money, okay, but it has something to do with love, okay? Sige, sabihin ko na, there's this person na maaaring this is your better half, but for what I can see here, I feel like you know, if there's a decision na ginagawa nyo, I feel like it's for the better, it is for your, ano, kung baga, yung tingin mong tama, because you're using your brain, you're using your mind over this emotion na nararamdaman mo towards this person. Kung baga, mas ginagamit mo yung utak mo kaysa sa puso mo pagdating sa kanya. Okay, dito naman sa iyong money reading, I see a lot of you na maaaring you're helping a person. Okay, there's a help here with the Queen of Wands. So maaaring may manghingi sa iyo ng tulong, and sa nakikita ko dito, you would try your best to help this person sa abot ng makakaya mo. Okay, so maaaring this January to February na ito, may lumapit na tulong sa iyo, pwedeng someone from your relatives. Ayun nga, possible na yung someone who is already old enough or medyo mature, who is your tiyahin or yung tiyuhin mo, na maaaring humingi ng tulong dito. And we have here false person, three of wands, five of wands. Para naman to dun sa iba na currently you are being I feel like you're being followed, stalked. So may mga nagtitingin-tingin sa social media mo. Medyo iwasan mo yung pagpo-post ng mga bagay na would make you feel would make you parang have this energy na parang ang tawag dito. Pwedeng Instagram ito eh. Pwede rin namang hindi. But I see a lot of photos na maaaring magpakita sa'yo ng abundance, ganyan, like yung mga binili mong gamit or money. So medyo iwasan mo yan kasi pwede tayong lapitan ng taong medyo lolokohin ka dito. We have your false person. This is someone na is spying and also not, I'm seeing letter W and C M F A, S. So, might be those are the initials ng person na makakaharap mo na maaaring magdulot ito ng gulo sa buhay mo or problema sa'yo. So, medyo iwasan mo muna yung pagpo-post-post ng mga
kung ano meron ka ngayon, okay? Kasi meron dito naiinggit. Parang ang plano niya is sirain ka. And we have here official person, 5 of cups, 2 of cups. So, I mean, for what I can see here, there's this consolidation. So, maaring may matagal ka na pinapangarap dito na maaring hindi mo pinagsisihan mo ito noon, or maaring maraming sakit ang ibinigay nito sa iyo noon. High possibility of marriage here towards this person kasi nakikita ko yung maturity na dito sa taong to. So, this is with regards to your love life. So, maaaring maraming sakit or hirap or problems na ibinigay sa'yo nito. Pero, I see partnership, union between the two of you. And we have here Page of Cups, 7 of Swords, and Expectation. Huwag ka masyado nagpapaniwala ngayon ha, kasi medyo lalapitan tayo ngayon ng mga taong. Kasi kanina dito may false person, and then 7 of Swords is another person na medyo malicious ang style niya. Or yung ang energy niya is like meron siyang mga itinatago. Maaaring mag-offer siya sa'yo ng mga beyond your expectation, or sinasabi na masyadong anong tawag dito, malayo sa katotohanan. So medyo malayo ang tawag dito, medyo sinasabi dito, gamitin mo yung intuition mo, yung pakiramdam mo, huwag ka masyado nagpapaniwala kasi lalapitan tayo ng ngayon ng mga taong iba yung intention, or pwedeng manloko, or pwedeng may mga bagay na hindi sinasabi sa'yo. And we have here Knight of Wands, Strength, Pentacles, Bad Health. For what I can see here with regards to your health, this is an advice for you. You're no longer a teenager or medyo bata para papagsabihan. Pero there's this thing na maaaring nakakapagpadulot sa'yo ng you might not believe this. Maaaring hindi mo paniwalaan. So maaaring meron ka na nararamdaman ngayon na hindi mo pinaniniwala na wala lang to, sakit lang to ng ulo. So this is an advice for you na parang because you are, for what I can see, you're really well busy. Okay, you feel like you're strong. Maaaring ipinapakita mo sa iba na you're strong, but then meron kang nararamdaman dito. Focus on that, okay? Iwasan yung pagta-travel muna sa ngayon kasi maaaring itong pagta-travel na ito ang mag-cause sa iyo ng hindi maganda, ng bad health. So, kung hindi rin naman importante, wag mo nang maglalabas. Okay? So, that's it for now, Cancer. Thank you for watching. I hope nakaresonate kayo. Please do subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. And we do have Virgo Philippines. If you're dealing with a Virgo, and our newly created channel, which is the Madam PTV, comedy style, freestyle, modern style kind of reading, feel free to check it out. All 12 signs, including Cancer, ay nandun. So, that's it for now. Thank you again, and bye-bye.